So nandito po tayo ngayon sa Hadar in Haifa, Israel. Pupunta po tayo ngayon sa apartment ng mga hotel workers natin dito sa Israel. Ito yung building nila. Ito yung flat nila. Hotel po ito dito sa Hadar. And maganda dito mga kabilang kasi meron silang elevator. Kami po kasi mga caregivers dito ay wala pong elevator yung mga apartment po namin. So itong apartment nila masasabi nating social. Amazing! Reception, pero walang tao. Fifth floor. Hanggang 6th floor lang po ito. Paglabas natin, makikita agad natin yung 5th floor. Kung gusto mong maglakad or sira yung elevator, meron naman hagdanan. Pala si Rose. So ito yung kanilang apartment. So itur mo kami si Z. Wait lang, magpakilala ka muna. Rose. From? Baguio City. Baguio. CR po. So, yes, so yung CR nila, may toilet, may shower room, and may maliit na lababo dyan. May tabo din sila. Bakit may tabo kayo? Bumili kayo. Mamakino. Tapos, meron din silang heater. Nagagamit nyo na yan? Opo, nagagamit namin. Sa water. Meron silang maliit na table, locker. So, dalawang ano. Pang dalawang tao to, no? Oo, good for 2 persons. Kasi 2 beds lang din siya. So, dalawa lang sila dito. And, meron din silang maliit na kitchen. May kasamang ref. And, rice cooker kasama na dito, no? Kami nag-provide yan, miss. Kasi, di nilalaman pa kangailangan kami ng rice. So, bumili kayo? Bumili kami, hindi na kami nag-gas. So, pusa-pusa na lang yan. Siyempre, kailangan namin ng rice. Sa kami lang to. So, ito yung mga provided nila. Electric kettle, tsaka yung lutuan. Pwede kayo mag-ask sa employer kung gusto nyo. Pwede pwede yun. Okay. Tatanong nila kayo. So, may kaldero kayo dito? Wala pa sa ngayon, Miss Ems. Mag-ask kami. As in, walang kawali, wala din? Wala pa. Mag-ask pa kami kasi ano. Ah, okay. Tatanungin pa kami kung anong kailangan namin. So far, ngayon, hindi pa kami kinakausap eh. Trabaho agad. Trabaho? So, mga empty bottles lang yan, Miss Ems. Ah, okay. Okay. So, as in, empty lahat yan? Hindi naman yung sense. Meron silang mga provide yan. So, kanila lahat yan. Ah, okay. Galing sa hotel yan. Mga disposable. Yan. Oo, galing okay. Sa hotel. Kasi wala naman kami bilat nandito kundi yan lang. Okay. So, yan, yan. So, kami na bumili nito. Oo, mga Filipino products. So, ito mga provide nila yan. Bigas. Meron kang madadatnan na ano, fruits, breads, mga pagkain talaga. Pagdating mo. Ah, dito may nakaano na. Okay. Pagdating mo dito, maraming pagkain. Okay. So, saan kayo naglalaba? Sa CR for now, kasi wala pa kaming washing machine for request pa rin hanggang ngayon. Okay. So, ganito po yung kanilang apartment dito. Dito sa Haifa. So, kung magkano yung bayad nyo dito, sinabi na ba sa inyo? Meron ka. Sinabi na sa aming Miss Ems. Katulad din ng nasa kontrata. Magkano yung nakalagay dun? 400. Kasama ng bill ng kuryente at ng tubig. Okay. Tsaka yung tax arnona. Oo. Okay. Thank you, Sis Rose. One eternity later. Natanggis kita. Welcome! Bulaga! Vlog na kayo. Hi! Pami. Grabe siya. So, nandito na po sila. Si Zizi Rose kayo nandito kasi day off niya. So, yung dalawa galing work. So, hi, Kabilab. So, ito po yung mga hotel workers. Ikakain natin sila sa isang shrimp house or seafood house dito para sila ay ma-unwind. Sabay interview sa kanila. Nandun yung shrimp house. Napakalayo. So, ito na yung shrimp house. Hindi kita masyado. Pasok mga bisita.
Hi, Kabilab. So, nandito po tayo ngayon sa Shrimp House. Kakain po tayo. Kasama natin ang mga first batch ng hotel workers. Finally, meron na po tayong kasamang mga Filipino bukod sa caregivers dito. Sa mga hindi po nakakaalam ay caregivers lang po yung ina-accept nila na job order galing po sa Pilipinas. Pero ngayon, meron na tayong hotel workers. Finally. Dapat, bago mag-pandemic, nandito na sila noong 2020. Kaso, nagkaroon ng pandemic, dapat flight ata ninyo ng March or April. March. So, doon yung nag-start yung talagang totally lockdown. Kakain na kami. So, may dala po tayong dato puti. Kasi, syempre, pag seafoods, mas masarap kumain pag meron ito. So, ngayon, interview natin sila habang kumakain tayo. Si Ate Grace and Marjorie. Ang haba, March na lang. Ilang araw ka kayo dito? June to kami dumating. June. So, magto-2 weeks na rin kami. Tapos, nung dumating kayo dito, June 2 ng anong oras yun? 7:45. Yung maghapon na yun, anong ginawa nyo? Diretso na ba kayo sa apartment? Or meron pa yata kayong assembly? Pumunta kami sa hotel. Meeting with the ambassador ko kasi ano. Saan ginawa yun? Sa airport. Nag-assembly mo lang sa airport. Matagal yung assembly nyo? Mabilis ang minutes lang. Tapos pinaliwanag lang yung ano? Pinaliwanag lang yung mga karapatan namin dito sa Israel. Nag-welcome din sila. Gawa ng first batch kasi kayo, no? Mm-hmm. So, sikat na sikat kayo kasi na-televise pa kayo eh. Kayong first batch. So, after nun, diretso na kayo sa mga kanya-kanyang destination nyo. Oo, oh, hiwa-hiwalay na kami. Dito sa Haifa, silang tatlo lang po yung napadpad dito or na-destino. And yung karamihan, Tel Aviv. Jerusalem. Dead Sea. Mga ganyan. Tapos, dumating kayo ng June 2. Diretso na kayo sa flat nyo. Hindi, pumunta mo na kami ng hotel. Carmen Forest. Doon naka-assign. Doon naka-assign. Diretso. Sinalubong nila kami sa airport. Ng mga hotel. Ay, galing. Pagdating nyo sa hotel, kamusta naman? Inikot kami. Ay, dinner kayo. Tapos pinakilala sa mga kasamahan nyo. Hindi sila ganun. Parang okay. Pagdating mo dito, dapat independent ka na agad. What do you mean independent? Ikaw na mag-adjust, ikaw na makipag-usap sa kanila. Oo, makipag-ilala. Ako nga pala si ano. Okay, so after nun, pagpapakilala sa hotel, siya kayo dinala sa apartment nyo. Then, kailan kayo nag-start magtrabaho? So, pinag-rest muna kami kasi nga, Sabat tapos holiday. Kasi. So, nag-start kayo Sunday na. Monday. Kaya pala napag-bahay garden na kayo. Oo. Di ba, pag pumasok ka, may sahod ka naman talaga. Pero pag day of office pinapasok ka. Parang double pay, ganyan. So, papasok kayo? Papasok sila. Hindi pwede umhindi. Hindi. Kamusta naman ang inyong first day? Nakakasobrang haggard. Nung first day agad? Oo, sis. Nakatrabaho agad? Hindi sila makatumal kami, hindi sila yung training na... Oo, di ba? May training pa. Oo, okay, sa Pilipinas, gano'n na, ito yung mga rooms, gano'n yung gagawin nyo. Paano yung setup na ginawa sa inyo? Yung uniform? Pagdating mo ng hotel, magbibihis ka na agad. Bibigyan ka ng mga uniform. Tapos, siguro konting ikot-ikot, kakain ka ng breakfast. Yun, tapos bago ko magkatrabaho. Saan kayo nahirapan sa first day nyo? Sa ano? Sa pakikipag-communicate sa kanila. Kasi hindi ko maiintindihan. Talaga, totally. Yun kasi. Wala kaming alam. Iyon lang ang alam nila. Okay lang. Stress no. Sign. Ganon. Look. Basta lang. Look. Di ba dapat ako yung ganon? Ganon? Para gutak yun ha? Dito sa mga ganon. Ngayon. Sa akin pa nga ganon. Anong lahi? Yung sa akin, Russian yung kasama ko. Ako lang. Sa akin, ano? Greek. Madaling trabaho ba? Para sa akin, experience. Sakto na. Kaya mo na yun. Madali. Pero sa mga wala, kailangan mo mag-adjust talaga. Kailangan mo i-focus na matuto ka agad. So, example nga ng mga unang yung ginawa sa first day pa lang. Ako, nag-bed na ako eh. Check out talaga. Nag-bed na kami ng mga bed sa making. Rooms. Bed making, tapos dusting, vacuum. 10 rooms agad sa akin. Sa amin, nung partner ko. Sa'yo. Seated. Unang araw pa lang yun. Ikaw, hindi ka rooms? Sa rooms ako noong unang, pero mga 9 lang yung sa amin rooms. Siyempre kung alam mo naman, Miss Ems, yung bago mo, pakitang gilas ka na sa unang pala. Ikukwento ka nila eh. Ikukwento ka nila sa mas mataas sa kanila. Kasi ganito marunong. Ito mabilis. Ito mabilis. Kamusta naman sa pagkain? Pag pumasok kayo ng alas 7, 8 to 8.30 yung almasal namin. Sabay-sabay ba kayo nag-almasal? Mm-hmm. So, ang pasok nyo talaga alas 7? Oo. Mag-almasal kayo ng 8 to 8.30. 30 minutes lang yun.
Libre yun, no? Buffet yata yun. Buffet. Pagdating ng lunch, anong oras naman ng lunch? 11:30 na doon. Nakakabuli yung check-out. Kaya ba check-out? Mag-check, mag-check-in lang ng 2. 2. Kailangan tapos yung rooms na nakasal. Kaya, malinis na. Anong oras yung out nyo? 4. 9 hours and 1 hour break. So, 8 hours pa rin. Parang ano din? Oo. Pero ano? Usual. Pero pag natapos na maaga. Maaga rin pa rin. Maaga rin. Ah, so ibig sabihin pwede mong bilisan? Kaya mabilisan talaga sa mga. Okay. Pag ano ko talaga, pag rumatayin lang ka talaga, talagang mabilis ka. Kasi ano, pag kaka-check out ito, mayroon na naman check-in na susunod. Yung kanila po ay bundok sila. Nasa bundok sila. Kasi spa yun eh. Ba't ko nasabing bundok siya? Kasi ang biyahe nyo mula sa apartment nyo ay? Halos 1 hour. So, meron naman yata kayong service? Shuttle bus. Ang Haifa po kasi nasa bandang north siya ng Israel. Eh, probinsya po. Nasa probinsya po tayo. Alalaki po ng tahong nila. Nakakatakot kayo nila. So, pag-usapan naman natin ngayon yung mga benefits niyo. Magkano sahod niyo? Hold up to. Totally, siguro aabot yung mga ano. Bay mo na mga 75. Depende. So? Depende sa company. Kasi, example, Atlas. Mas malaki ang sahod nila sa amin. Atlas company sila. So, kami under Israel. Depende sa expenses nila doon. Kung magkano ang kagas nila sa bahay, sa kuryente, sa accommodation. So, pagkain niyo pala? Ang pagkain namin is may bayad din. Pero hindi naman malaki. Mga magkano? Para ano, may idea siya. Mga nasa 100 pesos ata per day. Tinignan ko kasi sa kontrata ko, sa 100 pesos na rin per day. Pero masarap talaga. Tsaka buffet kasi. Buffet. Eat all you can. Paano kung may overtime? Paano ang pasok niyo? Pwede bang 7 to 10? Hindi. Kasi meron ang kabilang shift. Nasa ano yun? Nasa schedule na lang. So ibig sabihin, magkakaroon lang kayo ng overtime pagka day off pinapasok? Sa katulad niya, 7, nung last Saturday is ano kami, hanggang 6 kasi kami, 11 to 6. Katulad niya, ano siya, nag-overtime hanggang 6. Kasi kailangan ng tao. Ay, paalis na sila? Ay, mga 15 na pala sa Manila. Yung mga second batch, on the way na. Nakaka-excite yung mga ganyan. Yung ibang benefits nyo, like bonus, di ba, syempre, hindi mawawala yan. Paano yun? Sinabi na sa inyo? Hindi pa na-discuss. Hindi pa talaga na-discuss. Pero meron na kaming insurance. Agad. Health insurance. Napirmahan na agad namin insurance. So, hindi pwedeng wala. Kasi anytime may mangyari ang aksidente sa... Oo. Nasa trabaho pa. May... Nasa inyo na? Nasa inyo na yung card? Napirmahan na namin. Yung card wala pa? Wala pa. May card ba yun? Please, kasi sa hotel namin napakaraming guests. Priyado nila. Oo. So, may chance na mag-demand pa sila ng katulad namin. Pa-man sa hotel namin. Good news yan ah. So, kayong mga nandito ay may mga experience ng hotel worker? Hindi lahat. Hindi lahat. Wala. Mga ilan yun ang training lang. Training lang. Nag-aaral lang ako 2019. Ang kontrata nyo, ilang taon daw? 1 year and 6 months nakalagay sa pinirmahan namin. 1 year and 6 months. And then, after nun, renew. So, yung pinaka-limit nyo na kontrata, 5 years na. Maganda nga yung apostol nila eh. Kasi nandun lahat. Remittance center, yung mga church. Takdo. Parang ganyan, may nalaglag. Oo, Kunyari, tayo. Kumakain tayo, may nahulog. Tapos may nawawalis. Tapos dito, no, kahit kumakain pa, tapos pag may nalaglag, gusto nila yung aanay mo na. Di ba dapat pag-alit? Iba talaga dito. Sa inyo ata, pag binigyan kayo ng tip, inyo na yun ah. Oo. Nangyayari ba yun? Ako wala pa akong na-experience. Hindi ko pa na-experience doon sa ano. Hindi pa. Kasi trainee pa lang kami. Siguro kung dito kami sila kasi may hawak ng card na pang-open sa ano. So, hindi pa rin tayo mag-open sa magbubukas. Sino sila? Yung partner. Yung partner. Kasi syempre, kung may tip pa na iniwan, kanila. Sila ba wala makakakita? Ah. Pero hindi pare-pare sa misensa. Gipin sila. Yung ibang hotel, talaga nabibigyan na sila. Nabibigyan na yung makasama namin. Ano yung may papayo nyo sa mga papunta dito? Handa kayo ng salon pass. Salon pass, tsaka... Pasensya. Oo, yun. Tsaka mag-aral kayo ng ano, kahit sa YouTube lang. Bed making. Hebrew. Tsaka ng Hebrew. Kahit mga basic lang. Hindi naman record na kailangan marunong ka. Huwag mag-expect na pare-pares yung hotel, na papapagsukuhan, na mga ibang
kasama din. Huwag magko-compare, gano'n. Kasi masakit. Tsaka, hindi pare-pare sa 7 hours kasi iba nag talaga. Sabak sila sa overtime. 12 hours. 12 hours ang duty nila. In demand. Bala pa lang nila mag-apply ng housekeeping. Ngayon pala mag-aral-aral na sila kahit paano ng bed making. Kung hindi sila nakapag-experience. Saka yung mabilis na kilos. Yung talagang ano nila. Mabilis na kailangan mabilis. Kung baka may hinahabol kang kota. Anong trabaho mo dati sa Pilipinas? Sa opisina ako eh. So ang laki ang adjustment sa'yo. Super lucky. Siya yung malaki yung... Kaya parang siya yung nahihirapan sa kanilang tatlo. Pero okay lang yun, nasa Holy Land ka na. Oo, yun na pasasama. Masasama din siya. Wala kayong ano no, Hebrew lesson? Wala. As in zero? Wala. Disadvantage po yun kasi ang magiging partner mo kasi ibang lahi. Eh yung ibang lahi dito, hindi sila marunong mag-English. So yung sahuran nyo, every night of the month, parang kami din mga caregivers. Tapos yung cut-off nyo, 1 to 30. Halimbawa, so June 1 to June 30, nasahuri mo siya ng July 9. Pero sa kanila daw ay, ano sila, card daw sila. Sa amin kasi sa post office, kami mga caregivers nung dumating dito. Ito po ay kamatis. Hina yung tawag nila. Oh. Yan, yung hummus. Tataka Israel. Hummus. Parang may pagka-peanut. Hummus. Repolyo. Tapos ito beetroot or stelet sa Hebrew. Lasang ano siya? Sigamas. Eggplant na may mga iba't ibang klaseng gulay. Pita. Ito yung pita na bread. Nakaganyan siya. Ang ginawa lang nila, hinate, tapos tinoast, nilagyan ng butter at garlic. Nung nag-apply ba kayo, ano yung step by step? E-reg, ganyan. Registration, dapat kumpleto ka na agad ng mga papeles mo. Kasi NBI ka na dapat. Kasi pag... May NBI na, ganyan din na sinabi sa akin. NBI, UMID ID. UMID ID, yan. PSA. Birth certificate mo lang? Si magulang, si parents? Hindi na kailangan. Si daughter? Hindi na. So, kayo lang? Tapos, importante yung LC2. Yung details kasi ng magulang, nandun yun. Sa checklist mo. Pag nag-apply po kayo, kailangan kompleto na ng requirement. Yung NBI, UMID ID, napaka-importante daw yun. Tsaka yung PSA nyo. Pinaka number one pala, NC2. Specific daw na housekeeping. Kasi di ba maraming klaseng ano? Household, hindi pwede. May nagtanong din sa atin, hotel cleaners, hindi pwede. Basta housekeeping lang. Ilang months kayo nag-aral? National, depende. Ako 1.5. 2 months sa akin. 4 months. 4 months. Pasok ko lang basta sa 436 hours. 9 to 12. Pumunta na lang po kayo sa mga munisipyo ninyo. Or better, check na lang yung page ng TESDA. Para makalibre din kayo. May placement fee ba kayo? Wala. Walang placement fee. So magkano yung ano total na nagastos nyo? Nagkautang ba kayo? Iba-iba eh. Oo, utang mostly. Walang nag-provide ng sarili yung pera. Depende. Ako almost 100. 62 ganun. Ikaw? Almost 100 kasi syempre yung travel ka, gastos na sa pagkain mo. From the start pa noong 2019. Oo. Kayo ba yung first batch na dapat paalis noong 2019? Oo, kami yun. Kami yung mga na nakapirma. So sila yung naabutan. Okay. So mula nung umpisa hanggang ngayon, almost 100. Kasi siguro ang nagpamahal dyan, yung plane ticket. Kasi yung plane ticket nyo ay? 41,000. So yun yung talaga nagpamahal, yung plane ticket. Kasi ano po yun eh, shoulder po yun ng aplikante. Nagdala pa ba kayo ng pocket money? Oo, meron. Mga magkano daw yung kailangan? Plus $240 yung dala ko. Magdala din po kayo, gawa ng pagdating nyo dito, wala pa kayong sahod. Pinakamalupit na advice sa mga papunta dito. Dito habaan lang yung pasensya. Dapat handa, tsaka buo yung loob. Talaga, promise. Hindi siya handa. Tinahira pa siya mag-adjust. Oo, medyo. So ikaw naman si Sis Rose. Ako ano, siguro lahat ng lakad mo ipagpasa Diyos mo. Kasi try and tested na namin yan. Dumating ang pandemic. Nawalan kami ng pag-asa. Pero yun, talagang kailangan kumapit sa Kanya sa lahat ng gagawin mo. Diba? Kahit na siguro natupad na yung hinihiling mo sa Kanya, nandito ka na. Ganun pa rin. Huwag ka makakalino. Continuous lang. Kasi sa lahat ng gagawin mo ito, kasama mo dapat siya. Ano, malakas ang loob mo, bawal ang iyakin dito. Hindi lahat sila pare-parehas natin na makakaintindi sa atin. So, pag nandito na kayo, kayong magkakaharap dito sa Pilipinong magkakapatid. So, maganda naman yung kanilang ano, yung setup kasi pagdating dito, magkakasama sila. So, yun, thank you sa oras ninyo. After dito, magdadagat po kasi kami. Inahabol namin yung sunset. 7 o'clock na ngayon. Ang sunset ay 8. Thank you!
I hope may kasunod pa pag sumahod na sila. Interviewin natin sila kung ano yung talaga actual na sahod. Bye! God bless you all. So okay, mula po dito sa Shrimp House, pupunta tayo sa dagat. Yan na po yung dagat ng Haifa. So mula dito, tatawid tayo papunta dun sa beach. Dun tayo sasakay mamaya. A few minutes later. Sasakay tayo kasi medyo malayo pa po kasi yun. So ito yung sinasakay natin ay hindi po ito bus. Ang tawag nila dito ay matronit. A few minutes later. May kasama kayo. Mga turista. Mga 2 weeks pa lang dito sa Israel. Tada! So papunta po tayo sa Dado Beach. So nagmamadali yung isa, siguro may katagpuri niyan. Bilisan din natin. Hey, isa. First time namin makakapag-beach. Tatapisaw muna. Kasi may trabaho kami bukas. May pasok pa yung mga yan, ha? Partida pa. OT! Excited na. Doon lang kayo bababa ha pag galing kayong Hadar. Ay, di nyo na-picturean yung ano, station. Pero doon din tayo sasakay ata mamaya. Ano sasabihin niya? David ata yun eh. Ayan o, picture kayo dito. Hi Kabilabs. So after po natin kumain doon sa Shrimp House at in-interview natin yung mga first batch ng hotel workers. So dinala naman natin sila dito sa dagat. Kasi ito yung pinakamalapit na dagat dito sa Hadar. Yung Hadar, diba nabanggit ko po sa inyo na nandun lahat ng apartment naming mga OFW dito sa Haifa. And nandun lahat yung mga remittance center, mga simbahan natin, mga Pilipino, marami pang iba. So dinala ko sila dito para just in case kasi sinasabi siya. Nung unang pagkikita namin kasi ay naghahanap sila ng dagat. So dinala ko sila dito para just in case na stress sila sa trabaho at gusto nila magpalamig, mapupunta na nila ito kahit na hindi ako kasama. Ang layo nito sa Hadar ay nasa 20 minutes lang. Mag-ikot-ikot muna tayo katapos lang po ng sunset. Ang oras po ngayon ay alas 8 ng gabi. Ang sunset pala ay 7:40. Gawa ng summer na kasi dito. Pero pagka winter, alas 4 pa lang madilim na. Rose! Nanunod ka! Ayoko na! Tara na! I was told it was urgent. Come see me tonight.